natin ngayong araw sa TikTok. Sa TikTok na to, pinag-uusapan yung isang establishmento na nasa pagitan ng SM. Kung makikita mo sa larawan nun, ang weird. Para pa nga, hindi siya dapat nandun sa lugar na yon. Bakit may bakery sa gitna ng SM? Paano yung nakapunta doon? At hindi siya pagmamayari ng SM, ha? Kung makikita mo talaga yung mga pictures niya, parang ibang iba talaga yung part na to eh, sa SM. Tapos na-realize ko, sa amin to! Sa amin to, taga doon ako, literal na taga doon ako. Lalakad ka lang na konti, kapit bahay namin yung SM na yan. At kilala ko kung ano yung pinag-uusapan sa TikTok na yan. I was amazed and curious at the same time kasi matagal lang pala isipan sa amin to mga kangkalu, ang mga taga-Kalookan. And actually, ngayon ko lang din ni-research, no, yung backstory nito. Nagulat ako kasi apparently pinag-uusapan pala siya at sikat pala siya. Akala ko sa amin lang siya pinag-uusapan. Oh, anyways, bago tayo magpatuloy, mag-like, subscribe, and hit the notification bell kayo. May 500 Gcash giveaway tayo. Sagutin nyo lang yung question of the day sa dulo ng video na ito. So, eto na siya. Pag-usapan na natin, no? Kung makikita nyo yung larawan, yung SM sa paligid niyan ay SM City Center sa Sangandaan. Binukas yan yung 2015. Naalala ko nung unang nabukas to, sobrang siksikan talaga dahil excited na excited yung mga taga-Kaloocan, buong Kaloocan ata, South Kaloocan, pumunta dyan. As in, sobrang excited namin kasi yung tanging mall na high level na mall ba sa amin ay yung Grand Central, Evergotesco Grand Central, pero nasunog siya. At matagal kaming walang yung sikat na mall ba. Nakaalala ko pa nun pag pinakita yung mga blueprint at saka yung mga models ba, no, na nung tinitis na nila yung SM City Center sa Sangandaan, may maliit na ungka sa gilid. Ayun, hindi nila pinapakita yun. But ganon! At the time, hindi naman namin iniisip na may kwento pala yun. Baka parte lang ng design. Pero may dahilan pala kung bakit ganon siya at malalim pala ang dahilan niya. So hindi namin iniisip kung bakit ganon siya. Nagkumpisa lang ang palaisipan nung giniba na yung Sangandaan Market. Market kasi yon, may mga establishments din dun dati. So, dinemolish na lahat yon. At eto yung lumabas. Ngayon, kung makikita mo, yung bakery na yan, ang katangi-tangi na nakatayo at natira doon. Doon na kami nag-isip. Ayan, bakit ganun? Nung nabuo na yung SM Center, City Center Sangandaan, eto na siya. Masasabi mo na medyo, alam mo ba yung parang medyo masakit sa mata na parang hindi dapat siya nandoon dahil iba yung itsura niya sa kung ano yung mga buildings na nasa paligid niya. Makocompare ko to doon sa eksena sa movie na Up, di ba? Kung makikita mo yung maliit na bahay nila, paligid doon puro mga buildings, parang ganun yung nangyari. At kahit anong gawin ng mga korporasyon, ayaw umalis ng matanda doon sa Up. Apparently, medyo similar pala doon yung kwento ngayon natin sa SM City Center sa Sangandaan. Bakit sa tinagal-tagal ng panahon na hindi pa rin siya mabili ng SM? Medyo disclaimer lang na wala akong makita mga official na dokumento or babasahin tungkol dito. But I did find a website explaining kung bakit ganun nga yun. And nakikita ko rin sa ibang mga content creators, so just take it as it is. Unless may nakakaalam talaga ng totoong kwento, please lagay nyo sa ilalim. Ito yung sinasabi nila. 50 years old na raw pala itong bakery na to. Actually, pag dumadaan ka dyan, maaamoy mo yung mga ano eh. Sabi nga na editor ko, bumibili daw sila ng hopya dito. Dahil taga dito lang talaga kami. Eastward Bakery pala ang pangalan ng bakery na yan. Noon daw, ang pangalan niya ay El Sol Bakery. Ayon sa mga nabasa ko, no, paupahan pala yung mga susunod na floors doon. In fairness, mukha kang nasa condo pag doon ka umupa. Hindi ko lang alam kung nagtaas sila ng upa simula na maging SM yan. Pero parang kang nasa SMDC, di ba? Oh, condo, social. Sabi nila, hindi raw nagpatinag yung may-ari na si Edward Basaong. Ang term na ginagamit nila ay failure of negotiations. Doon sa mga article online, failure of negotiations. May hindi na-meet siguro yung mga demand nung may-ari. Marami ako nakikita na nagpe-praise, no, na mga comments ay sabi na hindi talaga lahat nadadaan sa pera kung mahalaga talaga sa'yo yung pagmamayari mo. Ngayon ang iniisip ko, una, siguro masyadong mababa yung offer ng SM kaya naging failure of negotiations, or nakita nila itong opportunity para i-boost yung sales nila or tumaas yung value ng property nila. Yun yung sa tingin kong dahilan din. Pero feeling ko talaga ginawa ng SM lahat ng bagay para mapaalis sila doon.
doon, pero hindi talaga siya nag-push. So, yan, lumalaban sa korporasyon. Anyways, eto na. Marami pala mga instances na ganito at hindi lang pala etong Eastward Bakery ang ganito. Nakita ko eto ha. May tatlo na iba pang mga SM na ganito rin yung pangyayari. Una, sa SM CDO at ang Red Planet. Kung makikita nyo, hindi ako sure kung hotel to. Parang feel ko hotel siya. Hindi siya kasing weird nung doon sa bakery kasi maayos naman yung ano nito. Establishment din talaga na gastado. Ganon. Pero yun din yung isa sa mga instance. Pangalawa, sa SM Dagupan daw. Although hindi ko makita yung pagitan kasi puro bahay na yung mga nasa picture na to. May mga Dagupan ba dito na ma-i-explain kung ano yung nangyayari dyan sa picture? Gusto rin naming malaman. Pero isa yan sa mga sinasabi nila na kaparehas din na sitwasyon. At pangatlo, sa SM North. Ngayon ko lang nalaman to ha. Halos badalas kami dyan sa SM North. Yung Philippine College of Surgeons. No? Ngayon ko lang din na-realize kasi pag mag-grab ka doon, it's either nasa dulo ka or nasa harapan ka. Or pag binabakan nila, kailangan mo pang maglakad papunta dun sa may minus o doon na napakalayo. Ngayon ko lang na-realize na oo nga, no? Nasa gitna rin siya ng SM. Nagulantang din ako. So, ayun! Para tapusin natin tong video na to, hindi talaga lahat nabibili ng pera, no? At kung ano man yung rason nila kung bakit hindi nila binenta yun, talagang pinag-uusapan na sila, no? At kumbaga, matibay yung kanilang paninindigan din talaga. At nanalo sila. Parang kwento ni David at Goliath, no? Yung mga maliliit na tao ay nanalo sa isang higanteng korporasyon. Isa ito sa mga kwento na yon. Sa tingin ko lang din, no? Pabor sa kanila to. Gaya nga na sabi ko kanina, nagmukhang condo yung apartment. At number two, definitely, no, tumaas yung foot traffic nila dahil mall to at dinadaanan ng mga tao. Sabi ko nga sa inyo, pagdadaan ka at diba pag bakery, maaamoy mo talaga yung pang mainit na mabango na amoy ng tinapay. So feeling ko mas dumami pa yung benta nila dahil dito. At saka nagbuka silang store sa SM na hindi nagbabayad ng renta sa SM. So paano talaga sila dyan? So para sa question of the day natin at sa 500 GCash giveaway ha, sagutin nyo to. Mag-like, subscribe, and notification bell. Kung o-offeran ka ba ng pera para i-demolish ang tinitirhan mo? Para gawin isang establishmento, papayag ka ba? Magkano ang tatanggapin mo? Comment mo yun sa ilalim. So yun lamang po. Si Clara III, nagpapaalam.